Good day everyone. I am James Rafael Apsay, the presenter for today's topic, and my topic is human environmental factors affecting motivation. Here are the objectives. At the end of the discussion, the student should be able to, first, identify human environmental factors affecting motivation. Next, describe the teacher's affective traits according to James H. Strange. And last, determine the behavioral traits of parents who are supportive of learning. Introduction. Environment is defined as the total of one's surroundings. The environmental factors that affect students' motivation include human as well as non-human factors. The immediate human factors that surround the learners are the teachers, the other students, and his or her parents. Teacher's affective traits. Emphasizes his or her affective characteristics or social and emotional behaviors more than pedagogical practice. According to James H. Strange of 2002, affective traits of effective teachers are caring, fairness and respect, social interaction with students, enthusiasm and motivation, attitude toward the teaching profession, positive expectation of students manifested in, and lastly, reflective practice. Caring. Sympathetic listening to students not only about life inside the classroom, but more than about students' lives in general. Kailangan alam din ng mga guro ang buhay ng kanilang estudyante, hindi lang sa loob ng eskwelahan, kundi kung paano rin ang buhay ng mga estudyante nila sa kanilang mga tahanan. Next, understanding students' question and concerns. Kailangan naiintindihan ng mga guro kapag nagtatanong estudyante sa kanila at inaasahan ng mga estudyante na makakapagbigay sila ng tamang sagot sa kanilang mga katanungan. Knowing students individually, their likes and dislikes, and personal situation affecting behavior and performance. So dito, imposible naman na masaulo ng mga guro natin ang mga gusto at hindi natin gusto. Dahil sa dami ng hinahawakan nilang estudyante at hindi rin lang din naman isa ang pinagpupukusan nila ng atensyon nila. Next is fairness and respect. Treating students as people. So dito sa treating students as people, ang ibig niyang sabihin ay pakitunguhan natin ng tama yung mga estudyante natin. Huwag natin silang pakitaan ng mga maling bagay. Next, avoiding the use of ridicule and preventing situation in which student lose respect in front of their peers. Ang mga guro, huwag sanang gumamit ng mga salita na hindi kaaya-aya sa tenga at yung mga salita na makakapagpahiya sa estudyante nila. Next is practicing gender, racial, and ethnic fairness. Ayun, kailangan alam din ng mga guro natin na tratuhin yung pagkakaiba-iba ng mga lahi natin. Next is providing students with opportunities for them to participate and to succeed. Ayun, kailangan binibigyan din natin yung mga estudyante natin ng pagkakataon nila na makipag-alubilo or sumagot ng mga tanong. Next is social interaction with students. Consistently behaving in a friendly personal manner while maintaining a professional distance with students. Minsan may mga ganito tayong guro, yung masyadong malapit na ang parang nagiging tingin na ng estudyante sa kanila ay isang kaibigan o barkada. Dapat marunong yung teacher kung paano niya tatratuhin yung mga estudyante niya.
kung nasa labas na ng eskwelahan, pwede silang maging magkakaibigan. Pero kung nasa loob na sila ng eskwelahan, dapat professional na sila. Kailangan ang turingan na nila ay estudyante at guro. Next is working with students, not for the students. Next is interacting productively by giving the students responsibility and respect. Halimbawa, nagbigay ang isang guro ng assignment. Responsibility ng isang student na sagutan yung assignment na yon. At dun sa assignment na yon, mayroong specific na tanong na confidential lang dapat ang magiging sagot. At dapat i-respect naman ng teacher kung ano yung magiging sagot ng estudyante niya. Huwag naman na sanang ilabas niya pa sa harap ng buong klase yung sagot ng isang estudyante tapos pagtatawanan nila. Next is allowing the students to participate in decision making. Madalas natin itong nagagawa kay Sir Leroy. Yung nanghihingi siya sa atin ng problem. Tayo ang magbibigay ng problem tapos sasagutin niya. Next is willing to participate in class activities and demonstrating a sense of fun. Itong marahil marami tayong nakikita ng gantong mga teacher sa PE. Ay halimbawa, may activity. Ang gagawin ng PE teacher, gagawin niya yung activity na yun tapos hahaluan niya ng kalokohan para yung mga kinakabahan is ma-shake off yung kaba nila tapos ang maramdaman lang nila is matutuwa sila tapos gaganahan na silang gawin yung activity na yun. Next is having sense of humor and is willing to share jokes. Ito lagi natin tong na-experience kay Sir Sam sa mga video recorded discussion niya. Marami siyang patawa doon sa mga discussion niya. Next is enthusiasm and motivation. Encouraging students to be responsible for their own learning. Halimbawa nito ay yung ngayong second sem natin. Hindi tayo masyadong natutukan ng ibang teacher natin. So, ang nangyari, naging responsible tayo. Inaaral natin yung mga lessons, yung mga module na binigay nila. Para matuto pa rin tayo kahit na hindi sila gaanong nakapagturo sa atin. Next is maintaining an organized classroom environment. So dito naman kailangan yung rules and regulations sa loob ng classroom. Kailangan laging nasusunod yun. Setting high standards. Ito yung mga teacher natin na yung nagseset sila ng mataas na standards para magpursige tayo mag-aral, magpursige tayo para maabot yung standard na yun. Tapos, kapag na unti-unti natin itong naabot, sa sarili natin natutuwa tayo kasi alam natin na yung binigay na standard ng teacher natin is kaya nating abutin. Assigning appropriate challenges. Ito sa mga guro naman, hindi naman sila magbibigay ng mga challenges or mga questions na taya nila ay hindi makukuha ng estudyante or may hirapan yung estudyante. So, kapag nagbibigay sila ng mga questions or mga activities sa atin, yun yung sa tingin nila is kaya naman natin sagutan yun or kaya natin gawin. Next, providing reinforcement and encouragement during task. Ito, halimbawa nagpasagot ang teacher sa blackboard. So, yung isang estudyante, nahihirapan siya sa math. Ang ginawa ng teacher, nagtanong siya sa ibang estudyante kung sinong gustong tumulong. At may tumulong naman sa kanya. At sinabi naman din ng teacher na dun sa unang estudyante na kaya niya yan.
na nagbigay siya ng encouragement doon sa unang estudyante kahit nakikita niya nahihirapan. Next is attitude toward teaching profession. Having dual commitment to personal learning and students, learning anchored on the belief that all students can learn. Okay, dito ay yung magkakaroon sila ng give and take ang estudyante at ang guro. Merong mga bagay na natututunan ang mga guro sa mga estudyante. At marami naman natututunan ang mga estudyante na galing sa guro. Naniniwala sila na matututo ang bawat isa. Lalo na ang teacher, maniniwala siya na matututo ang mga estudyante niya. Next is helping students succeed by using differentiated instructions. Halimbawa nito ay yung isang pipi at bingi. Diba? So kapag pipi at bingi ang estudyante natin, ang binibigay nating instruction is through hand signals, diba? Ganun magbigay ng mga instructions sa mga estudyante deaf and mute. Working collaboratively with colleagues and other staff. Kailangan marunong makitungo yung guro natin sa ibang mga guro at sa iba pang staff. Kung hindi siya marunong makipagtrabaho ng maayos sa iba, syempre, hindi rin siya magugustuhan ng ibang teacher. Next is serving as an example of a lifelong learner to his or her students and colleagues. Kailangan nakikita din ng estudyante niya na kahit na isa na siyang guro, willing pa rin siyang matuto. Next is positive expectation of students manifested in. Striving to make all students feel competent. Ngayon, ang halimbawa dito ay magpapatake ang teacher ng activity. Encourage niya, sabihin niya na kaya nila yung activity na yun. Kayang-kaya nilang gawin yun. Na meron silang knowledge para matapos yung gawain na yun. Next is communicating positive expectation to students. Ayan, nakalagay, example, you know, they will be successful. Yung magbibigay sila ng encouragement, tapos magbibigay sila ng positive expectation. Kaya mong gawin yan, magiging successful ka balang araw. Ganun. Next is having high professional teaching efficacy shown in their belief that they can use all students to learn. Kailangan maniwala siya na kaya niyang bigyan ng sapat na kaalaman ang mga estudyante niya. Next is reflective practice. Reviewing and thinking on her or his teaching process. Yun. Kailangan iniisip ng teacher kung ayos lang ba yung way ng pagtuturo niya sa mga estudyante niya. Kung meron ba siyang dapat improve, meron bang kulang. Yun. Next is eliciting feedback from others in the interesting in teaching and learning. Ayan, kailangan humihingi din siya ng feedback galing sa mga estudyante. Feedback or reaction. Tatanungin niya kung okay lang ba yung pagtuturo ko sa inyo. Natututo ba kayo sa way ng pagtuturo ko? Classmates bullying and the need to belong. Students form part of the human environment of the learner. In fact, they outnumber the teachers in the learning environment. They need to be accepted or feeling belongingness is basic human needs. Students who are accepted by teachers and classmates feel they belong to the class. Students who feel they are part of the class look forward to attending and participating in class. Siyempre, sino ba namang hindi magugustong pumasok araw-araw kung nararamdaman niya na welcome siya doon sa classroom. Kung gusto siya na welcome siya at gusto siya ng mga
kamag-aral niya, ganun din yung mga teacher niya. Next, the need to belong is basic human need. Furthermore, sense of belongingness enhances students' learning and performance. The prevalence of bullying, however, obstructs the creation of a learning where everyone feels that they belong. Thus, the teacher should monitor their students in order to strengthen or reinforce DepEd Order No. 40 since 2012 or DepEd's Child Protection Policy, and also to avoid bullying inside and outside the classroom. Siyempre, kung binubuli ka, sa araw-araw na lang, kapag papasok ka, bubulihin ka. Siyempre, sino bang hindi mawawala ng gana ng pumasok? Yung sa pagpasok mo pa lang, binubuli ka na. Hanggang sa pag-uwi mo, binubuli ka pa rin ng mga kamag-aral mo. Kaya dapat yung teacher, namomonitor niya rin yung mga estudyante niya. At kapag may nagsumbong sa kanya na binubuli yung isang estudyante, dapat ginagawa nila ng action yun para mabigyan ng tamang parusa yung mga batang nambubuli. With bullying in schools, the learning environment cannot be safe. Then by all means, bullying should be eliminated in schools. Bullying takes on several forms. It can be mild, it can be intense or deeply seated and highly violent. Today, safety in school is being raised all over the world. Next, parents as part of the learner's human learning environment. Follow-up status of their children's performance. Ang halimbawa nito ay yung pagtatanong sa anak mo kung kumusta na ba siya, kung okay lang ang pag-aaral niya, kung wala namang problema sa school. Ganun lang yun. Supervise their children in their homework or project. Ito, sa pagdating ng high school, hindi na to minsan nagiging hindi na to na-exercise. Kasi yung ibang estudyante, nahihiya na or gusto nila sila na lang. Ayaw na nila magpatulong sa parents nila. Common to sa elementary students. Yung magpapatulong sila sa magulang nila. Kung may tanong sila, pwede nilang tanongin yung magulang nila. Check their children's notebooks. Ayun, syempre, kung elementary, yung iba dyan, tinapamag magsulat, or minsan kahit hindi elementary, kahit high school, matitigas na rin kasi ang ulo. Kaya ayos lang kahit na hindi sila nagsusulat. Yun ang nilalagay nila sa ulo nila . Pero dapat chinecheck ng mga magulang yan, yung mga notebook nila. Para kung may mga kulang, pwede nilang pwedeng kumpituhin. Pwede nilang sabihin sa anak nila na kumpituhin yun. Kasi yun ang magiging reviewer nila pagdating ng mga examination. Next is review their children's corrected sheet works and test papers. Kailangan tinitignan din nila yung mga gawain, mga activity ng mga anak nila. Kailangan tinitignan nila kung mataas ba yung score or kung meron siyang subject na mababang score. Kailangan tanongin nila kung mahihirapan ba dun sa subject na yun yung anak nila. Next is attend for parents, teachers, and community association, PTCA. Ito, yung ibang magulang, hindi na nakakapunta sa mga ganito di ba? Kasi ang rason nila, di ba, okay lang kahit na hindi na ako pupunta. Pwede naman siguro yung iba na lang, no? Ganun ang sinasabi ng mga parents sa anak nila minsan . Next, are willing to spend on children's projects and to get involved in school activities. Yung willingness ng mga magulang na tumulong or magbigay ng ideya dun sa anak sa activity. Sa project, yung pagtulong nila na matapos yung project.
or dun sa mga school activities katulad ng ability, kailangan andun yung willingness nila na pumunta. Pero syempre, hindi lang naman yung willingness lang. Kailangan andun pa rin sila sa actual. Kasi walang magagawa yung willingness nila kung wala din naman sila dun sa actual na yun. Diba? Participate actively in school community project. Ayun, katulad na lang nung sinabi ko, yung mga family day. O yung pagtatanim ng puno, alimbawa. Yan. Confer with children's teachers when necessary. Dito kailangan yung tanongin ng mga magulang sa mga teacher ng estudyante. Sa teacher ng anak niya kung ano ang lagay ng anak niya sa subject niya or kamusta, ano ang mga ginagawa nito, kung nakikinig ba siya, gumagawa siya ng mga activity. Next is, are aware of their children's activities in school. Ayun, syempre kung magtatanong tayo sa mga teacher, magiging aware tayo. Pero isa kang parent, magtatanong ka sa teacher, paano po ba ang anak ko pagdating sa loob ng classroom? Magulo po ba siya? Hindi po ba siya nakikipagbasag ulo? Or nagagawa niya po ba ng tama yung mga activity yung binibigay niyo? So, magiging aware tayo kung anong kalagayan ng anak natin sa loob ng classroom. Next, meet the friends of their children. Ito, yung ibang nanay willing na makilala yung mga kaibigan ng anak nila. Pero yung iba kasi nahihiya. Dahil na rin sa katayuan sa buhay. Yun ang isa sa nagiging dahilan. Next is invite their children's friends at house. Katulad ni MacPaul. Ayan. Kapag yung may mga activity, mga group activity, willing na willing po yung nanay ni MacPaul. Nagpapasalamat naman po sila dahil mabait po at malugod silang tinatanggap sa bahay ni MacPaul, nila MacPaul. Yan, sila Aryan, si Aishel, at sila Emmanuel, si Kulog. Yan. Unsupportive parents' behaviors are opposite of all listed above. The learner spends at least 6 hours in school. The rest, he or she spends at home. Parents, therefore, are supposed to have more opportunity to be with their children than teachers. The interaction between the learner and the teacher, among the other learner and the parents, affect learners' motivation. Whether the climate that comes as a byproduct of the interactions nurtures or obstructs the learner, the learning depends on the quality of these interactions. Yun lang po. That's all. Thank you for listening.